Brother and sister, good morning sa ating lahat. God be the glory, thank you Lord. Sa araw na ito mga kapatid, meron po tayong birthday celebrant. Masugat yung aking, naglinis ako ng kuko. Yan, meron tayong birthday celebrant at ang aking pinsan na mula noon magkasama kami. Dati, naalala ko dati yung pinasok niya ako sa trabaho kasi walang-wala akong pera. Yan, nangatulong ako sa Maynila, sa Pasay. Yan, yung naglinis ako ng simbahan ng mga incheck. Yan, inaakit ko yung mga yung mga bintana para punasan. Kaya yan, pinasok niya ako kasi nakiusap kasi ako noon na wala akong pera way back 2011 yata. Yan. Pambili ng bigas, wala talaga. Kaya, purin ang Diyos dahil ngayon, na-bless po tayong lahat. Yung mga dati natin naranasan, hindi po natin, na-overcome po natin dahil sa pagtitiwala natin sa buhay ng Diyos. Kaya, maraming salamat Lord sa birthday ng aking pinsan na si Maria Emma Pilago dahil napaka buti mo sa kanyang buhay. Binigyan mo siya ng magandang bahay, magandang mga anak, mga apo. Kaya po eh, pinupuri ka namin Lord. Napakabuti mo Lord. At ganun din ako Lord na bless po ako Panginoon na dahil ngayon po meron na po akong pambiling bigasan. Amen. Praise God. Kaya salamat Lord sa kanyang kaarawan. Nawa Lord, bigay mo sa kanya ang pagpapala Panginoon na hindi po nauubos ang faith Panginoon. Yes God, nawa Panginoon lalo siyang lumago Panginoon sa pananalig sa iyo Lord dahil ito po ang magiging gabay namin Lord sa pang-araw-araw namin buhay. Salamat Lord, pagpalain mong lahat ng mga birthday celebrant sa araw na ito Lord. Yes, O God, kilala ko man o hindi, nawa Panginoon, maging masaya ang kanilang kaarawan. Nawa, Lord, ikaw ang una nilang pasalamatan, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Binabalik ko, Lord, ang lahat ng papuri ng bagay na ito, Lord, sa ngalang Ama, ng Espiritu Santo. Amen. God be the glory. Praise God sa ating mga birthday celebrant. At napakabuti ng Diyos dahil pag naisip natin yung mga nakaraan natin. Kaya naalala ko dati. At saka, nung time namin noon, way back 2011, maliliit pa yung mga anak ko. Ayan. Pag mupunta sila sa trabaho namin, kasi stay-in po ako dati, hindi nila alam yun. Hindi nila nalalaman na ganun yung work ko. Tapos, talagang kay buti ng Diyos. Dahil sa ating buhay, kapag broken tayo, kapag tayo tapat na nalalangin sa Panginoon, mayroon po siyang ipapadala na gagabay sa iyo. Parang yun yung magiging yung lakas mo kapag nanghina tayo. Ganun po ang Diyos. Hindi po niya hahayaang tuluyan na tayong manglupaypay ng tuluyan kapag talagang nananalig ka sa kanya, nagdadasal ka sa kanya. On this path yan, bibigyan niya sa iyo yung magko-comfort sa iyo. Yan. Minsan naman maranasan yung comfort ng Diyos kapag tayo umiyak. Umiiyak sa kanya, 'di ba, mga kapatid? Naranasan niyo ba 'yan? Broke na broke ka, broken na broken ka, stress na stress ka. Iniiyak mo sa Panginoon. Bigla kanyang patulugin. So pagising mo sa umaga, wala na yung mga pains mo sa puso mo. Praise God. Lagi ko yung naranasan nung nasa abroad ako. Na umiiyak ako dahil alam ko na wala akong kaibigan, wala akong day off. Yan po yung aking way ng pagkipag-usap sa Diyos. Kahit ngayon, kapag nalulungkot ako sa mga hindi para sa akin sarili, minsan sa ibang bagay, sa ibang tao, iniiyak ko sa Panginoon. Dahil kung tayo ay nananalig sa Diyos, kung tayo ay may faith, diba? Walang imposible. Dahil kung nakikita natin ang ating mga kapatid na nahihirapan, ipanalangin natin sa ating banal na Diyos. Dahil talagang kung totoo yung panalangin mo, matutupad. At siya na yung gagawa ng paraan para mabago ang isang tao. Dahil tayo, wala tayong kapangyarihan para baguhin ang isang tao. Ang magagawa lang natin mga kapatid, ipanalangin sila
ilapit natin sa ating Diyos. Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyo. To God be the glory. Happy birthday sa aking pinsan. Ilang taon ka na nang? 35. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless nang. Yan. To God be the glory. Salamat sa lahat ng mga tulong mo mula sa akin noon. Di ba? Hindi ko maaalis sa isip ko na gusto ko lagi kang good health. Ayokong magkasakit ka. Kaya pag nagkasakit ka, nalulungkot ako. Pag nalungkot yung mukha mo, nalulungkot din ako. Yan. Kaya ingat ka lagi. Ingatan ang katawan mo. Masyadong magpagod. Yan. Tayong matanda na yung mga buto natin. Kunting trabaho, hindi naman tayo pwedeng maging tamad. Magtatrabaho tayo, pero lagi tayong manalangin, Lord, sana lakas at hindi ko abusin yung aking katawan. Yun, kasi itong katawan natin, mga kapatid, pinagkatiwala ito ng Diyos sa atin. Kaya dapat ingatan natin. Huwag natin siyang pahirapan. Kaya nga, bigyan natin siya lagi ng saya. Lalong-lalo na yung puso natin, yan. Iniingatan natin yung puso, yung kamay, yung ating mga katawan. Maraming bahagi ng ating katawan na dapat ingatan. Kaya ito, biyaya ng Diyos sa atin, yung katawan natin. Kaya, God bless po. Ang dami kong sinabi. Happy birthday na. God bless.